dumaan kami sa isang shop dito kasi mag-waterfalls daw. Hindi kami prepared. So, bilihan kami ng mga shorts. Ayan. Same left then yeah? Philippines, same or different? Right or left? Left. Yeah. But just the way and right. Yes. You are drive here, you can do it? I can. Drive here? Because they're different. Oh yeah, it's different. You can drive here or not? No. It will be hard to determine the direction. Welcome to Goa Radyo. Radyo pala. Welcome to Goa Radyo. Waterfall. Pababa na tayo, fam. Siniship namin si Agus kay Cas Vanessa. Namarites ko na, Cas. Fam, pababa yung waterfall. Kakayanin natin yun. Ay, okay. Dito pala. Akala ko akyat eh. Sabi ni Mars, wala daw trekking to. Kaya gumawa kami. Ayun na pala eh. Oh, welcome to Goa Radyo. Ba't kanina radyo, okay, tas radyo? Radyo. Oo nga. Baka same lang, no? Naiba na. Okay, baba na tayo. Ito pala yung sinasabi ni Mars na walang trekking. Ano pala to? Trokong? You do like this. What? Oh, like this. Yes. Okay. Yes. Tawa kami ng tawa. Sabi ko kina Mars, wala palang trekking, ha? Kasi naisip ko waterfalls. Imposible din walang trekking. Very easy. Come up, babe. Okay, very easy daw. Let's go. Ito pala ang walang trekking. Tignan nyo naman, napaka-steep doon binababa. Ay, nako. Baba pa more. Hello, wala ka hawak. Hello, oo nga. Sabi nga nila, difficult roads lead to beautiful destination. Yung pa naman una kong tanong kay Mers, kasi sabi niya, may waterfall daw. Sabi ko, walang trekking. Confidential, sabi niya, wala. May trekking. Ang taas pa, ha? Okay, lakad pa more. Oo nga, ba't parang Thailand tao? Second tulay na to. Ah, gabi. In fairness, fam, kahit na medyo mahirap ang trekking, ang ganda, ayan na sila, oh. Pakita ko sa inyo yung waterfalls. Ayun. Ganda, di ba? Mahirap lang ang trekking, fam. Challenging, pero yeah, kaya naman. Fam, ito pala yung falls. Ang ganda, wow. Akala ko ito lang, ang lamig. Pero yun pa pala. Picture tayo doon. Nakaka-amaze, grabe. Ara! Ara! Sinasabi ko nga, sasabihin ko nga sana, unti-unti lang muna. Uy, yung camera! Ay, protected ako kasi yung camera. Look, may shokai. Uy, lamig. Ay, Rina, sir. Sige na. Astama! Astama!
Jump set. Jump set. One, two, three. Woo! Yes, I get it. So Sam, nandito na po kami. Tawa po kayo sa amin. Magkan tayo sa Goa Raja. Goa Raja. Sarap dito. Hindi ba siya na ano ng tubig? Although yung trekking nakakapagod. Kasi ang steep ng trekking, Sam. So kung may mga kasama kayong mga seniors, PWD, sa kahit mga baby, hindi ko siya ma-advise. Kaya naman kung adventurous kayo, pero for normal people, ang hirap, ang steep nung lalakaran. Yes. Okay fam, it's 3:10 now and nandito na ulit tayo sa service. Pagod na tayo sa ating next stop. Magko-coffee tasting daw tayo and that will be our last stop for today. So biglang nasa car na kami, no? Kasi yun ako nakapag-vlog kanina from the waterfalls. Umakit ulit kami, nag-trek kami pataas, tapos nag-bihis lang sa hotel na tayo maliligo at mag-aayos ng ligo talaga. Kasi wala rin namang mapagsashower lang doon. May bihis ka lang talaga. So tara, coffee tasting tayo. And here there's the cacao using for the hot cacao. Chocolate. Also we do for the dark chocolate. Cinnamon from bamboo. We clean and after that we dry. Cinnamon. Yeah, when it dry there's the ginger. Ginger. And here this one we're using for the tea. And this one is the bean of cacao. Cacao, yes. Yeah. And this one, this the poo come from the luwak. Oh, the poo of the luwak. Yeah, because the luwak when it the coffee bean just only swallow the bean and coming out there's the still whole bean. This is the poo we washing and we dry, this will come like this. Mm. This is the poo after we washing, we dry. Yeah, and this one is the regular coffee. Okay. Yeah, and also the coffee when it's still dry like this, this now have the smell. You can smell it, the smell like nothing. Yeah. This the coffee must be roasting. Yeah, and how we do roasting coffee, yeah, we do like that. Oh, nice. And this one is the we do roasting coffee round up the 30 until 40 minutes until the color just turned up like this. Okay. Now you can smell it. This is the Bali coffee. Wow. That's the Bali coffee. That's strong. This is the luwak coffee. It smells like quite different. Ang bango ng luwak coffee. This is the luwak coffee. Ang bango. The Bali coffee, the smell now I know different. That's why it's and called the best coffee in the world. Yes. Yeah. Ang bango. You know. Coffee is dive ka pa naman. Pagay sa'yo ito. Ito na ang best part. Magta-try na tayo ng kape. Yay! Tingnan niyo yung view natin habang mag-taste tayo ng coffee. I love this itinerary. Sobrang relaxing. Except for the trekking. Char! And here is the coffee tea like what we have here. We mix it in the powder. Okay. To make it the powder, just put in the cup and hot water just enough. Yeah. Sarap, coffee tasting. So, tara na, mag-try na tayo ng iba't ibang coffee. We have Bali coffee, Bali coconut coffee, vanilla coffee, ginseng coffee, mocha coffee, avocado coffee, cocoa, spice tea, lemongrass, ginger, mangosteen, rosella tea, and pandan tea. Okay, let's try. One order. One cup of the luwak coffee. Yeah, you can try first this one. Later, we'll make it the luwak coffee. Okay. Sige, I'll try first the Bali coffee. Yeah, Bali. You can start in from the Bali coffee. Mm. Ako, vanilla. Ang tapang, sis. Try. And this is the Bali coffee. Vanilla. The test of the Bali coffee test. Ay, naman ko dun sa ano. It's strong. Oo, di ba yung bean? And coconut coffee, it's masarap. Masarap. Okay, I'll try the coconut coffee dahil masarap daw. Ako vanilla. Tikman niyo ito, masarap din. Pero tapang. I like this. Uy, I like the Bali coconut coffee. Mm, vanilla. Vanilla. Masarap. Mm. Ars. Vanilla. Mmm, Bali coconut coffee. Ang sarap. Sarap din. Sarap. Ito din, sarap din ka. Ito, vanilla coffee. Ay, sarap. Sige, I'll try the mocha coffee. Mocha is the mix the coffee with the cacao. Coffee and cacao, it's good. Oh, okay.
I like this one. Mocha coffee. Bali ginseng coffee. Ginseng coffee. And also there's the coffee like what we have here, like the coconut, vanilla, ginseng, mocha, and avocado. Yeah, we don't use the cow milk. And here we use the soya powder. Soya powder. Yes, and the sugar, we use the coconut sugar. And this one is the we mix in the powder. And how to make it, the powder, just put in the cup and the hot water, just enough. Vanilla avocado, let's try. Basta avocado coffee also masarap. Uy, ang sarap ng Bali avocado. Ang fruity ng lasa. Oo, coffee tapos fruity. Gusto ko rin itong ginseng. You like it? I don't like it. Yung ginseng para magkasama ng lupa. And the ginseng coffee, that's good for the blood circulation. That's good for good the for memory. Blood circulation pala. I don't like it pa. It's good for the energy. Okay. I'll try the Bali cocoa. Ito yan. Ay, sarap. Cocoa. Cocoa. And the cacao, but this one, the cacao without milk, without sugar, that's only with water. Yeah. Just a bit like dark chocolate. Champorado. Champorado. What's the champorado? O kaya, batirol. Champorado is like a delicacy chocolate in porridge. The Philippines. Like chocolate porridge. Chocolate porridge. Using cocoa. Cocoa cacao. With sticky rice. Sticky rice. Sticky rice, yeah. Powder, sugar. Okay, let's try the spicy. And the Bali spicy is good for the detoxing. Wow. Anti-inflammasy is good for the immune system. Tinungga. Because the Bali spicy, we use the turmeric, saffron, and tamarind. Oh. Oh, very healthy. Masarap. Nanghihiba po yung lasa ng tamarind, which I like. Ah, okay. Try it. For your new year. I like this one. Perfect for the new year. You know, when your throat is itchy and you feel, what do you call that? Cough. Cough, flu. Parang gagaling ka kaagad. Oh, lemongrass. Try the lemongrass. Puntahog sa una. Nilagok. Nilagok. Para gumaling. Sucks lang. Lemongrass sucks lang. Another free. Yeah. No. Buraot. Buraot ka pa. And the lemon grass is good for the sore throat. Damihan mo. Sore throat? Good for the sore throat, sis. Tunggain mo. Sorry, ikaw mo pala. Ang sarap. Sarap. Masarap. Yes. Tea, but the ginger tea, what we have here, the taste is quite strong, quite spicy, because we use the red ginger, cinnamon, and pepper. Mm. And the ginger tea is good for the flu, for the cough, for the cold, for the block. Perfect na naman sa good for the flu, for the cough. Si Say talaga perfect to. Tapos, para halo-halo pa tayo maso. Uy, ang tapang ng ginger tea, gumuguhit. Ay, best sa akin, sis. Oo. Lagok na naman. Lagukin mo, sis. Para matanggal yung mga Happy New Year mo. Ay, oo nga, parang gin, gumuguhit. Natawa sa si Kuya. She said it's like an alcohol. Yeah. Like this, the drink, whiskey. Ay, gusto din magpa-drunk. Ay. Gumugusto din. Gumugusto din. Ano? Parang alcohol na gumuguhit sa gusto. Diba? Okay, let's try the mangosteen. And the mangosteen tea, that's good for the antioxidant. That's good for the cholesterol. That's good for the diabetes. Para siyang juice. Mangosteen. Matami siya. Ako hindi pa. Kunti lang ako. Narinig mo yun? Oo. Wait, sis, ano ba yan? Ilugok? Oh yeah, ano Rosella na? Tea. And Rosella tea. Rosella tea, that's good for the high blood pressure. Oy! Nakaka-high blood na. Ang fruity din ng lasa niya. It's good, it's good. Try. What's this? This one is coconut sugar. And also the coconut sugar, that's the healthy sugar because low calorie, low carbohydrates. Same with muscovado. Ano ba sa coconut sugar? Muscovado. Sugar cane. Sugar cane tayo. Sa parang ano? Fruity. Grapes. And the pandan tea is good for the antioxidant. But this one is the pandan we mix with the coconut powder, soya powder, coconut sugar, and sea salt. And the pandan tea is good for the antioxidant. Pinutangga talaga niya, no? Hindi kami nagpapatawa kasi ko.
Tungga kong tungga ka. Are you try one cup the luwak kopi? Yes. Yeah, one cup. Pandan. Kasi, ang sarap niya. Mahagot siya sa akin. Mga... Ubusin na itong... Uy, ang sarap ng pandan. Ay. Pandananos. Parang pandananos. Pandananos. try the pandan. Ba't umiyak ka na? Kasi ito eh. Dito na ako. Bigla kayo magre-re. Laklakin mo yung ginger tea. Sasamid ako. Ako muna para sa kanya na isang lagukan. Okay, my favorite is the Bali coconut coffee. Ako vanilla, tsaka mo. Tapos sa tea, ang pinaka gusto ko is the mangosteen tea. How about you? Ako sa tea mangosteen din. Sa coffee? Ako ano, lahat ng tea. Ako vanilla. Vanilla ka. Vanilla rin sa akin sa... Kokas. Lahat ng tea nagustuhan ko, tapos yung Bali coconut coffee, at saka tong Bali coffee. May talaga ano nagustuhan mo? Shame. Matapang kasi gusto mo yung kayang-kaya kayo paglaban. Oo. Ano? Kahit sa kape man lang, makabawi ako. Mm-mm. So yun fam. Tama siya. That's it for our coffee tasting. Umorder kami ng luwak coffee, 50,000 rupiah, isang cup. Para matry din natin, no? That's around 200 pesos. Okay na rin. Apat naman tayo magta-try. Andito na ang ating luwak coffee. Ita-try natin. Sino Maligo. Gustong mauna mag-try? Sabi, try daw natin. Nang walang sugar. Okay, try. Sarap. Pait? Oo. Yung coffee. Let's try. Yeah, the taste of the luwak coffee tastes strong but not bitter. They're like smooth in your mouth because in the luwak coffee does not have the acidity and it's the perino. Parang okay sa akin kahit no acidity. Oo na, ang sarap. And also when I drink the luwak coffee does not make it the problem in stomach like the gastric because it does not have the acidity. Kasi wala siyang acidity. Yeah, and also when I drink the luwak coffee does not make it the people like shaking like the burn in the heart because this low caffeine. Low caffeine. And also the luwak coffee is good for the immune system. Low caffeine. Yeah, reason why the luwak coffee is the coming is the best coffee in the okay, world siya and it's the most expensive coffee. Kasi walang sugar. Kasi diba sanay ako ng black coffee lang. Tapos may sugar. Mm-hmm. And what's good with this one is wala siyang acidity. Mm-hmm. Para sa mga coffee lovers like us. Na acidic person. Mas gusto ko siya kung may sugar. Sugar and creamer. So sugar. Itong dalawang to, ano to eh. Mga Starbucks. Oo. Mga latte to eh. May mga creamer. Ikaw, perfect sa'yo. Oo. Ito ma-black kasi siya. Gusto ko may sugar. Oo. Okay siya sa'yo. Kahit walang sugar. Oh, dahil dyan, ubusin mo na yan. Sa'yo na yan. Oo, sa'yo na yan. Siya po yung nagwagi, guys. Siya po yung nagwagi sa luwak ko. Iba siya sa mga natikman natin kagaya nito, black to yung Bali coffee. Masarap yung coffee luwak, fam. Try nyo po. For only? 50,000 rupiah. Booked via? Klook. Next post. Next post. Next post. Nabatukan pang. Tapos nung ano na, on the spot, nahiya. Ito na nag-jump na mukha ko manananggal in Bali. Ang pangit. Tapos yung practice natin, nakaganon ako. Biglang kanina. Pakita natin sa kanila yung siya parang may din manananggal in Bali. Nakita ko nga. Pamit yung siya sabi niya mukha manananggal in Bali. Oh. Na parang mahati nga. Parang malapit na mahati eh. Ito pa. Ito papa mo. Tawang-tawa to. Parang malapit na siya mahati. Parang nahati na nga dyan. Ang saya yung mga tinay natin. Pwede nating bilhin dito. 120 yung maliit, 200 yung malaki. In rupiah ha. So yung 200 na sa around 700 pesos. Yung maliit, 120 rupiah. So around 400 pesos nga. Ito, 800. Ay fam, I like this, diba? Favorite natin sa coffee is the coconut coffee. Sarap siya. Nagtatry tayo ng chocolate kasi meron silang mga chocolate dito. That's right. That's right, vanilla. Vanilla coffee, masarap din, diba? I'll get one also. As a coffee lover, alam niyo fam, as a coffee lover, na-enjoy ko tong tour na to. Kasi nakita natin kung paano nire-roast yung coffee. Nakatry tayo ng iba't ibang klase ng kape. Tapos we get to buy those we tried. So, super okay sa akin. Kaukas. Yung luwak. Mm-hmm.
Bili ka ng luwak. Kasi, how much is the luwak? 200. Ay, 250. 250. Ah, yeah, it's expensive. But it's the best coffee in the world, so might as well try it while you're here. You buy and then I'll go with at your house. Ayaw mo na. Mautak. Makinig ka pa rin sa bahay. Pag pumunta ka, kas nabas mo na yung luwa coffee mo. Alam ko meron ka. Ano yung nabili natin, fam? Spicy kay Kas Vanessa. Vanilla coffee sa'yo. Ay, sa akin, no? Coconut coffee. Tsaka coconut coffee sa akin. Coconut for coffee kay Cass. So, this is 240,000 rupiah. This one's also 240. Magkano yun sa peso? And for you, 540. Mga 800, no? Okay, mission accomplished na tayo, fam. Makabili na tayo ng coffee. Coffee is life. I'm so happy. At may pauuwi tayong kape. Ulit. Labas na tayo. Okay, fam. Balik na tayo sa ating hotel. It's currently 4:30. Hanggang 4 lang yung tour, no? Kaya nag-overtime tayo. But super bait naman ang ating tour guide slash driver. And it will take us 2 to 2.5 hours daw pabalik ng Kuta. Fam, stopover tayo sa Alpha Mart. Alam mo, Alpha Mart ay galing pala dito sa Indonesia, no? Pero nagulat kami. Ang daming Alpha Mart sa Cavite, ha? Huh? Anyway, yeah, stopover. Futuria break and motor break. Thank you, Ars, for buying this. Ang laki. Masarap daw to. Potabi. Potabi! Let's eat. Here's our tour guide driver. Agus, hi. Worshipping him with Kas Vanessa. Because he's single and ready to mingle. Stop over muna tayo. Magte-take out tayo sa McDonald's. Alam nyo, fam, mag-aalas 7 na ng gabi ngayon, pero napakaliwanag pa dito sa Bali. Magte-take out tayo ng McDo. Ito na yung dinner natin. Tapos, balik na tayo ng hotel. Ayan na sila, oh. McDonald's! Siyempre, it's interesting din to try McDonald's sa ibang bansa, no? Kung yung sarap naman ng beefsteak with rice nila. Black pepper beefsteak with rice. Pumili ako ng fish fillet, fam, kasi wala nang fillet o fish atin, diba? Ito na order natin, fam. In-order na natin si Agus. 373,000 rupiah. Okay, nakapag-take out na tayo. I mean, naka-order na tayo. Sila Kas Vanessa na nagbabayad sa loob. Tumabas na lang muna ako kasi medyo maraming tao. Malapit na pa na sa hotel natin. 2 kilometers na lang tong McDonald's na to. And Kuta area na to. We opted na mag-McDonald's na lang muna kasi medyo nagsawa na kami sa Balinese food. Kahapon, di ba, lunch and dinner. Puro Balinese food yung kinain natin. Story time lang pala, fam. Alam nyo ba? Sumakit yung tiyan ko kayo ng umaga. Like, nung pag-alis pa lang natin ng hotel, masakit na yung tiyan ko para kung hindi natunawan, ganun. Tapos, yung dighay ko is yung Balinese food pa na kinain natin kagabi. So, ang gusto ko lang i-share is, napaka-importante talaga na may dala kayong gamot. Kasi alam nyo, uminom ako ng Diatabs, dalawa. Tapos may Ursa Flora akong dala. After nun, nawala na yung sakit ng tiyan ko, nag-okay na siya. Baka, hindi ko alam kung dahil saan. So, yun lang. Kaya pag nagta-travel, fam, sobrang important na magdala kayo ng gamot. Although, possible pa rin naman kayo makabili ng gamot sa country na pupuntahan nyo. However, may hirapan pa kayo, mahassle kayo, di ba? Ako, bumili akong gamot. Nakahiyan ko picture. Ah. Kasi may picture siya ng umuubo. Tsaka siya isipon. Ah, oo. Kaya tinuha ko na siya. Ah, so dapat mag-search ako ng picture na Jumejeps. Hindi. Ewan ko. Yun lang, sinar ko lang din. Bumili kong gamot. Ako, bumili si Kas ng gamot pang ubo kasi inuubo siya. So nag-share siya ng pic, namili ka. Oo. Pinili mo yung umuubo. Oo. Nakakatawa naman. So meaning, para siyang gamot para sa inubo tsaka sa sinisipon. Kaya yun yung kinuha ko. Oo. So yun naman. Kaya tip talaga, dala kayo ng mga gamot ninyo pag magta-travel. Malapit na tayo sa hotel, fam. Grabe ang lala ng traffic dito sa Kuta area. Kasi nga holiday daw. So paka na tayo dito. Dito na yung Grand Mas Plus Legion hotel natin. Na sila. Hello! Sikas pa ng iba yung itemers. Ewan ko. I don't know. Baka happy lang siya. Alam. Are you happy? Yes, of course. We are blessed to be here. Yes. And more.
Here's our tour guide, Agus. Hello. Hi. Say goodbye to Agus, our tour guide. Thank you so much. Pasok na tayo, fam. Bago kami umakyat, magpapaschedule na tayo ng spa. Kasi itong hotel natin ay may spa. Hello. And we're finally back sa ating hotel room. It's currently 8:19 ng gabi. Grabe yung traffic. No, alas 7 pa tayo nandun sa McDo. 8:19 na tayo nakadating dito sa hotel. Samantalang 2 kilometers lang ang distance. Kung nilakad natin yun, mas maaaga pa sana tayo kakarating. But then again, sayang naman kasi ihatid na tayo ng tour guide natin dito. So, inihintay na lang namin. Ngayon, mga antok na kami. Duman kami sa spa sa baba. However, fully booked sila. Ganun daw talaga yung spas dito sa Bali. Fam, kailangan mo mag-book in advance kasi nga sobrang bilis daw ma-fully book ng mga spas kasi nga masasarap daw talaga yung mga hagod nila sabi nung reception. Ngayon, magta-try si Max maghanap ng ibang massage spa around the area para makapag-spa tayo tonight. Kasi tomorrow ang plan namin is magbe-beach club tayo. So, swimming sa dagat, party-party, ganun. So, parang pangit naman na magmamadali kang pumarty, di ba? Tapos, uuwi ka dahil may schedule ka ng massage. Kaya gusto sana namin na siya isingit ngayon. Although, antok na kami dahil ang aga natin gumising kanina. Anyway, ito na yung na-takeout natin sa McDo. Ang liit ng chicken. Nag-wanta ko nakalagay kasi siya sa parang, alam mo yung pang chicken nuggets ng sa atin. Ito na yung one-piece meal nila. Ganto lang siya, isang rice lang, tapos isang maliit na chicken. Tapos walang gravy, sambal dito. Let's eat! Paano kakainin to? Kakamain na lang. Wala rin binigay namin. Na utensils. Oo. Parang burger. Parang burger na lang, pati yung chicken gagantuhin anong na lang. Anong part sa'yo? Ano sila? Pero si Cassie na ayos na yung mga gamit namin na sunod kanina. Mayroon, kain ko muna. Kumain ako ng fries. Gusto ko ng coke. Ang laki pala ng large. Bakit kaya sa akin walang choices naman? Ang medium lang. Oo. Ano masasabi mo sa tour, Arsa? Okay naman, ha? Fair. Kasi okay lang sa akin yung ganung trend. Sa akin kasi. Kasi okay. Ako din, sanay naman ako sa trekking eh. Pero yung gising na 3 a.m. Yung lang talaga. Kasi ano eh, nakakapagod. Ang hirap nung kulang ka sa tulog. Kung siguro taga doon tayo na near, okay lang. Tapos tayo kasi di ba pag mas malapit, parang 6 lang or time ganyan. Kasi malayo pa sa tayo kaya... Kita mo 6 a.m. 44 na tayo. What's your favorite? Hindi, sa lahat ng pinuntahan natin today. Ako yung ano, yung falls. Ako yung ano, yung sea. Kasi parang nasulit yung bayan. Mabitin ako sa swing eh. Kasi parang nasaglit lang nila parang pagka-swing. Parang gusto na nila ulit patigilin. Ay sa'yo? Bakit ako hindi ganun? Parang gustong-gusto pa nila ako itulak. Ganun lang naramdaman. Kasi nila nag-enjoy ako. Parang pinawat yung enjoyment mo, no? Pero masaya naman. So, tapos na kaming kumain, fam. Si Mers at si Ars bumalik na dun sa room nila. Mag-freshen up na tayo and nag-book kami ng massage spa dito na lang sa room. Kasi dapat dito sa baba, diba, sa hotel ka. So, fully book. Nakahanap si Mers ng malapit lang dito. Tapos pupunta sa room namin. So, Balinese spa. Uy, oh, thank you so much! Suksma! Yes. Suksma! Ina-ice namin yung exhaust nung CR. Yun, ice naman. So yun, nag-schedule na lang kami ng Balinese massage. Grabe, sobrang antok na namin. 3 a.m. pa kami gising. 9 p.m. na ngayon, di ba? Kita niyo yung eye bags ko, fam. Nag-hello na talaga. Tomorrow is a free day. Wala naman tayong hinhabol na oras. Kaya we have all the time in the world tonight. So yun, magpapamassage na lang kami. That's around 400,000 rupiah for a 90-minute Balinese massage. So, I'm super excited. Share ko na lang sa inyo tomorrow kasi after yung massage, matutulog na tayo. So, yeah, that's it for today. We really had fun kahit na napakaaga, puyat, and all. Pero ang saya, chill lang yung itinerary. And, yeah, it's a must try when you're in Bali. Thank you, fam, and I'll see you on the next Bali vlog. Bye! Sabi ko sana, I'll see you on the next vlog, mas. Na-miss ko ang vlog, mas, no? Bye, fam! Good night! Cass, good night! Good night!